He's got the looks at hati sa TikTok with over 1 million views. Sino siya? Baby, baby, baby! Isa ka rin ba sa mga kumasa sa challenge na ito? Kung saan ang glow up? In an instant? Pero ang isa sa talagang nilingon at umabot ng halos 12 million views, ang glow up transformation na ito ni Christian. Bakit nga naman hindi? Ang kanya kasing mata, mapungay, glass skin na moreno, at ang ilong, ang tangos. Daho ang TikTok hating ito. Dito sa Negros Oriental, na site ng aming team, ang 21-anyos na si Christian. Ang dami nagsasabi sa akin na kamukha ko daw si Lidungok pag naka-side view lang po, na in love sila sa killer smile daw. Nito lang daw Enero nag-TikTok si Christian. Pero almost 200,000 na ang kanyang followers ngayon. Di ko nag-expect na pag open ko sa TikTok, dami nang nag-comment, dami nang nainganyo, nag-start na may nag-PPM na po sa akin na magpapadala po ng skincare, papadala ng mga damit, pati boyfriend nila, pati yung ibang mga lalaki na in love daw sa akin dahil po sa simple pero malakas daw po yung appeal ko. Naging endorser na po ako ng isang hair product. Dahil dito si Christian, nakapagpatayo ng maliit na sari-sari store. Nakabili na rin ang alagang baboy at nakapag-ipon pa ng halos 20 mil. Kagaya ng pagtitiktok ko para kumita po, para makatulong na din po. At take note, wala raw siyang ipinaretoke. Hindi po natural po lahat ng mukha ko. Wala po akong pinaparetoke. Pero ang sikreto raw ng kanyang MALA-OPPA looks at ang dapat niyang pasalamatan sa lahat ng tinatamo niyang biyaya ngayon, salamat, filter. Hindi po ako yan. Scam po yan. Filter lang po yan lahat. Maging nga sa aming interview, 5 minuto ang inabot ng aming team para ayusin lang ang filter ni Christian sa camera. Hindi ko pa talaga kaya walang filter. Ang naiisip ko po talaga, parang niloloko ko po sila lahat. Pero sa akin po, dun na lang po kasi ako magugustan. Kasi totoo naman po, almost lahat po ng mga tao yun po hinahanap, kagwapuhan. At alam daw ito ng kanyang mga ine-endorso. Pag nag-PPM po sila sa akin, sinabot ko po lahat na hindi po totoo po yung nasa TikTok, filter lang po yun lahat. Anong accept po nila, sabi lang naman nila na cute daw kahit walang filter. Ngunit kahit hayaga naman yung sinasabing naka-filter siya, nakakatanggap pa rin siya ng hate comments. Alagang ife. Pumogi ka lang dahil sa filter, ah. Kinain na ng social media. Maraming nagsasabi na kapit filter lang daw yung mga filter, todo 100% na daw yung tinodo. Hindi ko na lang po yung pinapakialam kasi totoo naman po yun. Gumawa kami ng isang social experiment kung saan ipinakita namin sa mga tao ang TikTok video ni Christian, pero ang hindi nila alam, susulpot din si Christian with hashtag no filter. Ano nga kaya ang kanilang magiging reaksyon? May looks po, saka gwapo. Parang ano, Korean pop star. Makinis, tapos matangos yung ilong. Moreno, tapos ang gandang umbite. Ganda ng kulay ng mata niya. Paano pagsasabihin ko sa'yo na yung nasa video po na yan ay siya? Oh, parang iba naman. Konti lang sa mata, pero parang mata at saka buhok niya. Ganun pa rin, pugi sa personal. Kumukha po niya, makinis lang yan. Parang naluloko ako ng video. Ang tanong, ano kaya ang itsura ni Christian kapag walang filter? Feel ko na ang pangit ko kung walang filter. Naku-curious na rin ba kayo? Ang pa-face reveal. Ito na, reveal ko na talaga to. Susunod na! Ang tila glass skin at matangos na ilong ni Christian, bagamat hindi salamat po doktor, aminado naman siyang na-achieve niya dahil sa filter.
Nag-iiba po talaga ang tao pag naka-filter po ako. Maraming nagsasabi na kapit filter lang daw, yung mga filter todo, 100% na daw yung tinodo. Hindi ko na lang po yung pinapakialam kasi totoo naman po yun. Pero sa araw na ito, handa nang ipakita ni Christian ang totoo niyang itsura kapag hashtag no filter. Ito na, reveal ko na talaga ito. Salamat talaga po sa filter. Ito talaga ang itsura ko kapag walang filter. Medyo malaki po yung ilong ko, tapos yung lips ko is medyo maitim. At makikita po nyo po ang pimples ko kapag walang filter. Ang buhay ni Christian, ganito rin kapag walang filter. Pangatlo sa apat na magkakapatid, napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Nag-stop po ako, wala na po akong pambayad, kagaya ng pagtitiktok ko para kumita po, para makatulong na din po, para makapag-ipon-ipon din, makapag-aral ulit. Pero dahil insecure sa kanyang itsura, katulad ng maraming kabataan ngayon, si Christian, napa-filter na lang! Madali na po akong pansinin pag naka-filter po ako, pero sa personal, parang hindi naman nila po talaga ako pinapansin. Pero kung meron daw tao na gusto ni Christian na matanggap ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon, ito'y walang iba kundi ang kanyang ama. Ayaw po niya talaga mag-tiktok po ako. Actually, hindi po kami okay until now. Hindi po kami nagpapansin. Kung hindi ko tanggap sa kasarian ko po, gusto ko lang po magkaka-okay na po kami, tapos tanggapin niya lang po ako nilang ako po, kasi nag-try talaga ako ng best ko para maging proud po siya sa akin. Ngunit ang hindi alam ni Christian. Proud ako sa kanya bilang ama, support ako sa kanya. Hindi ko ipakita sa kanya, lagi akong nasa trabaho din. Kaya sa araw na ito, habang isinushoot si Christian, sinorpresa siya ng kanyang mga magulang. Trabaho mo, pagpatuloy mo lang, sumuporta ako sa'yo. Salamat kasi tanggap mo na yung ginagawa kong pag-titiktok po. Salamat po. Bilang ama, mahal ko po iya. Ginagawa ko po ngayon is para po to sa pamilya po natin. Kung mag-titiktok siya, pagkatapos, gawain bahay, magtulungan sila. Proud na proud po ako sa kanya. Hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon para ang kanyang nanay at tatay makasama niyang mag-TikTok. The good sign ng paggamit ng filter, ito yung nagpapakita ng kagandahan na nais mo ipakita. Nakakatulong din to para kahit paano mag-boost ng self-confidence o self-esteem at pagpapakita kung ano ang nais mong ibahagi. Ang bad side, maaaring ito ay magdulot ng pang-abuso o pangloloko sa ibang tao. Maaaring yung paggamit ng labis ng filter ay hindi mo na pinaniniwalaan kung ano ang totoong ikaw. Kasi mas napapaniwala mo na yung pagpupuri ng ibang tao kaya may filter ka. Pero pag wala na yung filter mo, hindi mo na nararamdaman yung totoong pagkilala sa'yo. Magpakatotoo sa sarili sapagkat ang pagpapakatotoo ang likas na magbibigay sa atin ang tunay na kaligayahan. Wala po akong planong i-stop po yung pag-filter ko po dahil siya po yung rason bakit meron akong na-achieve sa buhay po. Hindi lang po ako nang tatapak ng ibang tao. Salamat talaga po sa filter. Panay ang ating pag-filter sa litrato man o sa ating mga sinasabi, sa takot na hindi nila magustuhan ang tunay na tayo. Pero tandaan na bago tayo tanggapin ng iba, dapat matutunan muna nating yakapin ang ating mga sarili. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.